Sir nga natin may experience ang kalsada nila dito sa Bali, Indonesia na talaga namang nakakapanibago at tinikman na rin natin ang ilan sa mga masasarap nilang pagkain dito. Medyo nakakapanibago din talaga ang kalsada nila rito dahil nga nasa left side tayo habang tayo ay bumabiyahe at sa area nga nito ay feeling ko ay nasa Mackenlie Road lang ako dahil ang ganda ng establishment dito at ang ganda rin ng kalsada nila dito. Kaya feeling ko talaga ay parang nasa Pinas lang ako at dito nga ang sarap bumiyahe kahit na tirik ang araw dahil nga hindi ganun kainit o kasakit sa balat ang sikat ng araw dito. Kaya kahit alas 12 na ng tanghali ay tuloy ang biyahe namin dahil pupunta nga tayo sa isa sa tourist attraction dito nga sa Indonesia. Ang saya ng biyahe namin dito dahil nga tuloy-tuloy ang aming kwentuhan, tawanan at kantahan dahil nga ang gamit namin dito ay Jabberbox na pwedeng kumonekta sa 16 riders. Kaya kung mahilig kayo mag-ride at marami kayo ay gumamit na kayo ng Jabbermoto.com. At hindi ko nga namalayan na unti-unti na kami pumapasok dito sa isa sa tourist attraction nila dito sa Bali, Indonesia. Ang tawag nga nila rito ay Pantai Batubara. At ang first impression ko nga dito ay talagang namangha ako dahil feeling ko isa tong malaking kapatagan na nahati sa gitna gawa ng malakas na lindol. At ang resulta ay naging tourist spot siya para sa mga turista pati na rin sa mga lokal. Hindi ko talaga alam ang history ng lugar na ito pero kung alam mo, i-comment mo naman sa baba para malaman natin at makapagkwentuhan tayo. Sobrang nakakamangha talaga ang lugar na ito kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit maraming turista ang nag-stop dito para kumuha ng kanilang mga litrato. Kaya kung kayo ay pupunta sa Bali, Indonesia, isa to sa dapat nyong mapuntahan. Dadaanan nyo lang ito pero hindi nyo ito makakalimutan. At paglagpas nyo nga dito, eto naman ang bubugon sa inyo, isang malawak na karagatan. Grabe guys, napakaganda ng lugar na no. Ayun oh, grabe. Napaka-solid. Grabe dito, napakaganda. At dahil nga nakita na natin ang magandang karagatan nila, ay tara samahan niyo ako at bumaba tayo. Silipin natin kung anong meron dito. Isa nga rin daw ito sa dinadayo ng mga turista pati na rin ng mga lokal. Kaya napansin ko agad dito na maraming bus na naghihintay. Ito pala ay may mga dalang estudyante na parang sila ay nag-field trip. At ang tawag nga sa lugar na ito ay Pandawa Beach. Maglalagay tayo ng sticker dito. Okay, lalagay tayo dito guys. Dito lang sa may gilid. Ayan o. Oh. Ayan, pag pumunta kayo dito ah. Aqua Dulu. So yun mga true friend, nandito tayo ngayon sa Pantai Pandawa. So check natin kung anong meron dito. Cooper ATV Ubud, Jangan Nga Kuke Bali, Kalao Belum Main ATV di Cooper. Ito yung mga activity nila. Sabi guys, ang ganda ng dagat dito. Kuramdam ko agad yung ano, yung hangin, yung lamig. Ganda ng buhangin. Ooh. Lakas ng alon. Daming kayak oh. Daming kainan dito sa side sa mga buko. Okay, ah meron siyang yellow. Ayun oh. Buko. Ang sarap ng buko sa Indonesia. So, tignan natin kung gaano kaganda yung area dito. Ito, pakita ko sa inyo yung buhangin dito. Diba sa Pilipinas yung buhangin, ano, pinong-pino, ito. Dito naman, medyo, ano siya, oh, may mga shell na maliliit. So may mga bilog-bilog. So andun yung mga ano nila, cottage, ayan. Yung dagat nila dito. Ayan, asul na asul. And then, malakas yung alon. Ayan, dami naglalaro ng mga bata. Oh. Ayan, dami nag-picture dito. Ayan, o. Oh. Ay! Lakad lang tayo ng kaunti. Ganda! Ang ganda pakinggan ng mga ano, alon ng dagat, saka yung hangin dito. Hindi ganun kalakas pero malamig. Okay, tanungin natin si Jet Gaspar kung ano yung experience niya sa kalsada kanina kasi nag-ride tayo, di ba? Una ko napansin tol, siyempre, nasa right-hand drive yung mga sasakyan dito. Oh. Yung una, yung kotse, naka-right-hand wheel sila. Malawa, yung kalsada parang ano,
parang nasa Pilipinas ka din. Oh, parang kaya Pilipinas kanina, lang, no? Kaya kanina nababanggit na nga natin, ah, oy, nasa C6 na tayo, C5, no? Oh, parang EDSA na. Parang McKinley Road, ganun. Dito ka rin ba sa kalsada? Medyo nakakalito, lalo pag mag-o-overtake ka. Kasi nga yung mga sasakyan, parang pinapauna ka talaga. Oh. Hindi mo sila mag-signal light, pero ano, dahan-dahan lang sila, tapos mag-o-overtake ka. Pero tayo, nakakalito kasi kanan ka mag-o-overtake. So yun nga, ano, yun yung mga napansin niya na Jet Gaspar. No? Ngayon naman, tanongin naman natin si Julio Fabian. So syempre, first time natin pare-pare dito sa Indonesia. So anong napansin mo sa kalsada, experience, ganyan? Okay. So napansin ko sa kanila, aggressive yung mga ano rito, mga riders. Mabibilis din, no? Mabibilis. Tapos, napansin ko din na hindi sila masyadong nasusot ng safety gears. Ah, di mo nga walang helmet, no? Iba walang helmet. Tapos yung iba, nakachinyelas din, nakapambahay. Parang Pilipinas din. Pero mas tingin ko mas disiplinado ang mga Pinoy pagdating sa pagmumotor. Sa safety? Kasi, safety. Helmet talaga tayo. Especially kasi sa atin sa Pilipinas, sinuhuli. Pag walang helmet? Pag walang helmet. Dito, nakakalusot eh. Tulad kanina, mutigaw ko ng salpokin yung ano, diba, yung sasakyan. Oo, nagulat ako. Umovertake ka sa kanan eh. Akala ko kasi, umovertake siya sa kaliwa. Pero yun talaga yung linya natin. Oo. Eh, kakanan pala siya. Sinabol ko ngayon, kaya mutigaw na ako ng salpokin. Pero buti na lang, safe tayo. So far, sobrang enjoy magmotor dito. Ang kagandahan kasi dito, compared sa Pilipinas, ah. Oo. Mainit sa atin. Mm. Dito mainit din, pero parang hindi masyadong malagkit. Oo nga. Saka medyo may hangin na, may hangin, malamig din eh, no? Isa ako sa pinaka-pogi ngayon dito sa Indonesia. Pansin ko lang, ha? Dito napansin mo rin? O, dito nakatitira. Napansin ko nga rin eh, parang angat yung kapugian natin dito. Dito talaga tayo nababagay. Ang parang ano lang dito, parang lokal lang talaga rito si ano eh. Oh, Jet Gaspar. Parang lingitin mo talaga yung taga-indig. Kaya abangan nyo pa ang mga lugar na pinuntahan natin dito dahil meron pa tayong dalawang lugar na destination spot na dapat nyo makita kapag pumunta kayo dito sa Bali, Indonesia.